Okay, mga papa, so meron pa bang tingin lugar dito, no? Yan, no? Honda, cleaning dito. So, backless dashboard. Ayan, no? Backless dashboard dyan, no? So, ito, tapos na itong Rio. Tapos meron pa doon. Dito tayo sa high ace po, kasi ito sa high ace, no? So, problema ito, high ace, mga boss, ano, yung aircon switch niya, ay yung easy, nawawala, no? Yung ilaw. Yung freon, yan, puro yung freon, ano? So, okay yan, good shot. 2019 model. Okay, 2019 model, ano? So, sinalangan ko lang sa scanner, mga paps. Nip, sinalangan ko lang sa scanner. Si sir, galing pang Imus, Cavite. So, pumunta lang dito sa Pasig para mapacheck yung unit niya. Ito yun, no? Okay, ito yun, ano? So, naka-aircon tayo dyan. Nakabukas ang aircon yan. Nakabukas ang mga boss. So, buhayin ko ha. Ayan o. No? Mamamatay yan. Hindi siya nabiblink mga boss. Automatic mamamatay. Okay. So, yan. Ang iba. Ang ginagawa ng iba dyan. Napapalit ng relay. Sir, anong ginawa dito, sir? Anong huling ginawa dito? Wala pa po siyang ginagawa dyan eh. Wala pa. Linis lang ang ginawa daw dyan. Linis lang ang ginawa. Pero nung bago nilinisan, ito na yung problema niya. Ngayon ko lang nalaman kasi kabibili ko lang. Kakabibili mo na. Sige, sir. Ito yung code niya, sir, sa aircon, no? Ayan. Pakita ko sa iyo anong code ng aircon, ha? Para may idea ka din. Ayan, mga boss. Ito yung code ng aircon. Ayan. Compressor lock. So, yun ang problema niya. Ngayon, ito troubleshoot ko yan, sir. Ito troubleshoot ko yan. Tapos, itingnan natin kung kaya pa natin gawa ng paraan. Papaganahin ko muna, no? So, paraan ng pangmatagalan. Hindi yung paraan na gawa ngayon, sira bukas. So, update kita sir, pag ano? Okay, sige. Ito mga paps, ano, ito yung code niya kasi sa aircon. Iniscan ko yan. 2019 model to, iniscan ko na. Ayan, no? Air conditioner sa combination meter, no? So, halos magkakasama yan sila. Pag may problema aircon, magkakaroon din ng error yan. So, ito yung code niya. Okay? Ayan, no? Ayan. B1422, so compressor lock, yun po yung ano yan, oh, natin, screenshot natin. Ngayon yung iba nagpalit ng relay, ganun pa din. Yung iba ang ginawa, nagpalit na ng module, ganun pa din. So yung iba nagpalit ng compressor, ganun pa din. Ano bang pinakaparaan dyan? So ngayon mga boss, ang minsan ginagawa ko sa ganito, hindi talaga ako basta-basta nagpapalit ng pyesa hanggat hindi pa natin mag-depress. Kasi yung iba, minsan tumatawag sa akin, sir, nagpalit na kami ng compressor, ganun pa rin, halos lahat napalitan na, ganun pa rin. Ang ginawa ng iba, notice na kundi binypass yung linya. Ang disadvantage naman pag nakabypass mga boss, is yung pag-on pa lang ng aircon, naka-high speed na siya kaagad. So, pag nag-on ng high speed, malilitik na ngayon ni ECU, magkakaroon ng malfunction, ano? So, tayo lang ha. Okay mga pub, so ito, pinakalas ko yung compressor, ano? So, baka magtanong kayo kung bakit pinakalas. Okay. Ang problema kasi doon sa clock sensor, nandoon sa alpuit ng compressor mga boss, sakit ng yun, sakit ng Toyota high ace yun kadalasan, ano. So clock sensor problema. So chine-check ko yung clock sensor. Titingnan natin kung pwede pa o kung hindi na palitan natin, tapos check ta sa wiring. So dito yan, no. Dito sa loob. Yan. So, pinakalas ko yung clock compressor, ano. Okay, ito yon. So, pinakalas ko na. Ayan. So, ito po yung clock sensor, mga paps. Ayan, ito yon. Ito yung clock sensor, no? So, ito kasi, ang function nito, pag umikot yung compressor, magkakaroon siya ng sensor para iba to doon sa module, no? Sa isimplifier. So kapag nagkaroon ng malfunction to, kahit umiikot na si compressor, kung mapapansin nyo, magbiblink siya. Dahil hindi na sensor ni clock sensor na umiikot si compressor, pero umiikot na ano. So magbiblink yon. So ang mangyari doon, bisan gumagana, bisan hindi. Pag nag-on kayo ng aircon, gumagana lang sa mga ilang minutes, sa seconds, namamatay ka agad. Yung ilaw, yung iba nagbiblink na, yung iba naman patay talaga. So may problema yung sensor. Check natin, pwedeng ito lang o kaya yung wiring. Okay. Okay mga paps, ano? So update natin dito sa unit ni sir. Dito tayo sa
Tingnan natin dito yung aircon, no? Kung makikita pa natin. Okay, titingnan natin ngayon kung meron pa siyang trouble code. So wala na, no? Okay, titingnan natin. Yun, no, trouble code na siya, no? So kanina, ito yung namamatay pag unang bukas. Ngayon, titingnan natin. Titingnan natin siya kung mamamatay pa. Sana hindi na. Tingnan mo nga doon kung umiikot na yung ano doon. Tingnan mo, pacheck mo kung umiikot na compressor. Ayan, umiikot na nga, oh. Patayin natin. Yun, oh. Okay. Okay na yun. Okay na yun, boss. Ano lang, paano observe? Paano observe? Paano mo muna para, para mapaano ko yung automatic. Kaya mo lang muna doon. So, ayan mga paps, hindi na namamatay. Ayan, oh. Tuloy-tuloy na ikot niya. Titingnan ko kung nag-automatic o hindi. Mm-mm. Hindi na siya namamatay yung aircon. Kailan ako babalik kung sakali? Observe mo muna dyan. Paano ko lang muna dyan. Okay. So, hindi na namamatay yung ano, hindi na namamatay. Labo ko, mira ko. Oh. Shout out kay mama ko. Oh. Yun, oh. Yung pogi, oh. So, hindi na namamatay yung ilaw, sir. Ay, di na. Ayan, oh. Ayan, oh. Ano talaga? Oo. So, observe muna natin, ano? Papakargahan ko lang ng preyon. Tapos dito, wala na siyang code. Kaya na, di ba meron? Ngayon, wala na. Buti, hindi mo napagalaw yung wiring. Baka pakaralan. Gusto ko yung marunong talaga. Kaya nakita kita doon sa... Sila, sir, mga paps, galing pa sila ng... Galing pa sila ng Cavite, sir. Imus? Sa Imus? Hindi naman. Imus, Cavite. So... Papapaano ko lang, papatay ko lang para maibalik yung mga ano dito, yung upuan para habang nagkakarga maano na. So yun lang mga boss, ano? Na-solve yung problema ni sir. Okay. Thank you. Oh, ayan, no? Oh. Binabalik na nila, no? Para ano? Ay, ama, oh. Shout out now. Shout out, oh. So para makauwi na sila, sir. Matatraffic pa kayo ngayon. Pumunta na sila, sir, ng Pasig, mga boss, para ipagawa yung sasakyan ni sir, no? So, ayan, no? Dalawa-dalawa gumagawa dyan para mabilis. So, yun, no? Update ko kayo mamaya.